Jaime. Chito, asan si Betsy? Ako yung katext mo. Lamay ng tatay ko. Akala ko nakikiramay ka. Yung pala, pinupuntirin mo yung asawa ko! Sandali, Chito! Pwede ba mag-usap muna tayo? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Pag napatunayan mo, may kasalanan ako sa'yo, sige. Hayaan kitang basagin ang mukha ko. Alam namin na ikaw ang nagpasok kay Betsy sa cooking school at sa Casablanca. Oo, totoo yan. Pero hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano ba ipapaliwanag mo? Nang dahil sa ginawa mo, naging kahiyahiya si Betsy. Dahil pinagsigawan ang asawa mo, nakirita mo ang asawa ko! Hindi ba sinabi ng mahal mong asawa na ang ginawa niya sa cooking school? Biyurakan niya ang pagkatao ng asawa ko sa harap ng iba! I'm sorry, hindi ko alam yun. Yun na nga, hindi mo alam. Pero nandahil sa ginawa mo, sinaktan mo si Betsy. Alam mo ba, idea ni Betsy, yung pagpapakasal namin ni Juliana? Nandahil sa isang gabing pagkakamali na nagbunga ng anak naming si Joaquin. Ngayon, naiintindihan mo na. Pakasan yun! Para matanggal yung kahibangan mo! Kailanman hindi sumali sa isip ko na gawin sa'yo ang asawa mo. Eh, ano itong ginagawa mo? Dahil gusto ko siyang tulungan! Gusto ko matupad ang mga pangarap niya. Yun lang, wala na iba! Hello? Madam, this is Dean Pura. We have a situation here. What situation? Yung anak niyo pong si Joaquin nag-lead po ng demonstration against school administration, madam. Demonstration para saan? Para sa Scholars Guild, madam. He thinks it's unfair na tinaas namin ang standards ng maintaining grades nila. Well, it's your school. Kayo dapat mag-solve ng problema ninyo. Madam, I'm just afraid we're taking drastic actions laban sa mga promotor ng demonstrasyon, and that includes your son. Bago pa kami nagkarelasyon ni Betsy, matali kami magkaibigan. Sabay kami nangarap at nagtutulungan kami para matupad ang mga pangarap namin na yun. Alam mo ba kung paano ako nakapagtapos sa pag-aaral? Paano ako nakapag-review at nakapasa as top-notcher sa Civil Engineering Board Exam? Dahil kay Betsy. Nagtrabaho siya para suportahan ang pag-aaral ko. Siya nag-alaga sa nanay ko at sa kapatid ko si Jek-Jek nung nasa Maynila ako para mag-exams. Kaya malaki yung sinakripisyo ni Betsy para matupad ang mga pangarap ko. Dapat kasama siya sa tagumpay ko. Kaya nung napasukan si Chichay sa bahay namin bilang yaya ni Joaquin at si Betsy bilang cook, doon ko nakita, naalala ko napakalaki ng utang na loob ko sa taong yun. Kaya nga lahat ng tulong ko sa kanya, kailangan ko isekreto. Dahil ayokong mabigyan nila ng ibang ibig sabihin yun. Isa lang naman ang solusyon dito, Jaime. Iwasan mo na lang ang asawa ko. At mali ang iniisip mo na hindi nakamit ni Betsy yung tagumpay niya. Oo, mahirap kami. Wala kami mansyong katulad niya. Pero masaya at nagmamahalan ang pamilya namin. At sa pagkakaalam ko, yan ang pangarap ni Betsy. At isa pa, responsibilidad ko yan bilang asawa ni Betsy, hindi sa'yo. Kaya kung pwede lang, layaw mo na siya. Ayaw na ng pamilya ko ng gulo.